At ang mamumuno po sa ating banal na pagmimisa ngayon ay ang ating pumbutihing kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Tumayo po ang lahat. Tayo ngayon ay nagtipon upang purihin ang Diyos na banal. Gayun din nating ipagdangal si Maria'ng nagdulot ng kagalakan sa lahat. Di nagbuklod, pinakaisa ng katawan ni Jesucristo, ipinapanalangin ng Inang Birhen upang kahiling ay tugunin. Tayo ngayon ay nagtipon upang purihin ang Diyos na banal. Gayon din nating ipagdangal si Maria'ng nagdulot ng kagalakan sa lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipag-aisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sunugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagalob mo kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Maria'ng mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Ako si Daniel ay nabagabag sa pangitain niyaon. Kaya't nilapitan ko ang isang naroon at tinanong tungkol sa mga bagay na aking nasaksihan. At ipinaliwanag naman niya sa akin. Ang sabi niya, ang apat na hayop ay apat na haring lilitaw sa daigdig. Ngunit ang mga banal ng kataas-taasang Diyos ang bibigyan ng karapatang mamahala magpakailanman. Sabik na sabik akong malaman ang kahulugan ng ikaapat na halimaw dahil sa malaking kaibahan nito sa tatlo at sa nakatatakot nitong anyo. Bakal ang mga ngipin at tanso ang mga panga. Tinudurog nito sa kanilululon ang lahat ng abutan at tinatapakan ang matira. Nananabik din akong malaman ang ibig sabihin ng sampung sungay at ang kahulugan noong isang sungay na tumubo at ikinabunot ng tatlo. Ibog kurang maraman ang kahulugan ng mga mata nito
at ng bibig na pawang kapalaluan ang sinasabi. At kung bakit ang sungay na ito'y mas malaki kaysa iba. Samantalang ako'y nakatingin, nakita kong dinigma nito at nilupig ang sungay ang mga likod ng Diyos. Pagkatapos, dumating ang nabubuhay magpakailanman at nagbigay ng hatol sa panig ng mga lingkod ng Diyos. Dumating ang araw para ibigay sa bayan ng Diyos ang pamamahala sa kaharian. Ganito ang sinabi niya sa akin. Ang ika-apat na hayop ay ika-apat na kahariang babangon sa daigdig. Kaiba ito sa lahat ng kaharian pagkat masasakop nito ang sandaigdigan, yuyurakan at iiwang luray-luray. Ang sampung sungay ay kumakatawan sa sampung hari. Sa gitna nila'y mayroong isang sisilang. Iba ito sa karamihan at sa kanyang pagtayo, tatlong hari ang mabubuwal. Magsasalita siya laban sa kataas-taasan at pahihirapan niya ang mga hirang ng Diyos. Kung maaari, babaguhin ang kautusan at mga gawaing panrelihiyon. Ang mga hirang ay paiilalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng tatlong taon at kalahati. Ngunit, siya'y hahatulan. Kukunin sa kanya ang kaharian at dudurugin siya ng lubusan. Ang kaharian, pati ang karangalan, ay ibibigay sa mga hirang ng kataas-taasan. Sila ang maghahari magpakailanman. At maglilingkod sa kanila ang lahat ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay ating pong itutugon. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Ulitin po natin. Dakilain papurihan ang poon magpakailanman. Lahat ng tao sa daigdig, purihin ninyo ang Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Tugon. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, bansang Israel. Awitin siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Tugon. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga saserdote ng Diyos. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Tugon. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga lingkod ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Tugon. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat ng mga tapat. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Tugon. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat ng mga banal at mabababang loob. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Tugon. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Tumayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Purihin ang Diyos, alleluia. Purihin ang Diyos, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa. Sapagkat darating iyon nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayari ito at makaharap sa Anak ng Tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa huling araw, pinakahuling araw, araw ng Sabado para sa tinatawag nating karaniwang panahon at sa kalendaryo, panliturhiya ng simbahan, ay ito na po yung pinakahuli. Dahil mamaya, tatawid na tayo sa pagsisimula ng bago pong kalendaryo na pinasisimulan na tinatawag nating panahon ng Adbiyento. Para lang sa kaalaman natin, no, mayroon tatlong cycle. Cycle A, B, and C. Sa kasalukuyan, nasa cycle A tayo. So, mamaya, o pagsimula ng unang linggo ng Adbiyento, papasok tayo sa cycle B. Ibig sabihin, yung gospel na babasahin natin ay pang cycle B. Meron lang tayong dalawang tinatawag na year 1 at year 2. So sa year 1, ang binabasa natin katulad ng narinig natin kay Propeta Daniel. So pagpasok natin ng cycle B, gagamitin natin yung pang year 2. Ang babasahin at maririnig ninyo sa susunod na taon ay aklat naman ng pahayag. Kaya kung makakapagsimba ka araw-araw, more or less, kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, nakikinig ka ng mabuti sa bawat pagbasa sa tuwing dumadalo ng misa, eh malalaman mo na ang buong kwento, buong kasaysayan ng kaligtasan natin na naisulat sa Biblia. Kina po? Kaya dapat nagiging aware tayo unti-unti, lalo tigit sa liturhiya na dinadaluhan natin. Kasi ang panawagan nga sa atin, magkaroon tayo ng active participation. Bahagi yun na dapat na ginagawa natin. Hindi tayo miyembro lang, na uupo ka lang dyan, no? Katulad sa iba na hindi ka po pwedeng magbasa ng Biblia, makikinig ka lang sa kung ano sinasabi ng pastor o sinasabi ng kanilang mga leader. Atin, malaya para mas may kalayaan para mas malaki ang tsansa na mas mapalalim natin ang ating pananampalataya. Dahil ang kaligtasan natin ay nakasalalay sa kung paano tayo nananalig, kung paano natin nikilala at tinatanggap si Kristo bilang tagapagligtas. Kaya sa huling araw na ito, pakinggan natin muli at balikan ang mga huling mga sinabi ni Kristo sa atin sa buong linggong ito. Noong Lunes, sinabi sa atin ni Kristo sa pamamagitan po ng pagbibigay halimbawa doon sa isang babaeng balo. Sabi niya, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat." Maalala niyo po, mayroon tayong tithing. Yung iba ang tawag pledge. Ito ay pagbabalik, pasasalamat, handog para sa... Bahagi yun, no? Talagang obligado, no? Lahat na magbigay ayon sa estado ng buhay, ayon sa kanilang kakayahan. Mas pinuri ni Jesus yung babaeng balo kaysa doon sa mga mayayaman na malaki yung kanilang hulog, malaki yung kanilang donation, para sa paningin ng tao, malaki na.
pero kumpara sa ibinigay sa kanila ng Diyos, kakarampot lang. Hindi naman naging madamot ang Diyos, pero bakit tayo magdadamot? So, tingnan natin, no, kung paano ba tayo nagbibigay para sa alay natin bilang pasasalamat sa Diyos. You know? Okay. Nung Tuesday naman, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang ititira sa ibabaw ng kapwa bato. So, lahat ng sinasamba natin, lahat ng pinamumulit, nilalagyan natin ng palamuti, pinagaganda natin, doon natin inuubos yung kayamanan, pera, oras. Mawawala lahat yan. Hinay-hinay lang. Yung masyado mong ina-attach yung iyong sarili. Kasi ito po, yung konteksto din, no? Yung templo, naging focus na sila sa itsura, ayos ng templo, ano yung mga diamante, ginto, o mamahaling bagay ang ilalagay doon. Pero nakalimutan yung bakit nga ba mayroong templo. Noong Miyerkules naman, ang sabi ni Jesus, tandaan ninyo, sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Pwede kang mahirapan, pero bawasan mo ang reklamo. Tiis-tiis pa. Hanggang kailan? Tiis lang. Hindi ko alam kung hanggang kailan, pero ang sabi din naman, sa pagtitiis natin, mayroong naghihintay na ginhawa. Tiis lang. Kasi minsan kapag ayaw na nating mahirapan, ayaw nating magtiis sa kung ano yung meron tayo, doon tayo umihiwalay sa Diyos. Nung Biyernes naman, Huwebes, sa pagdiriwang ng kapisahan ni Apostol San Andres, sabi niya, pinarinig sa atin yung pagtawag sa mga unang apat na alagad. Si Simon, si Andres, si Santiago at si Juan. At sinabi ni Kristo, tumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. So mayroong nagbabago sa mga taong sumusunod kay Kristo dahil mayroong gagawin si Kristo sa buhay natin. Kahapon, Biyernes, ang sabi naman sa atin, tandaan ninyong mabuti. Sabi niya, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ko'y hindi magkakabula. Maiiwan ang salita, matutupad ang salita. At ngayon, sabi sa atin, para sa huling araw, kasi tayo po, no, nasa, papasok tayo sa panahon ng paghahanda. Pinaghahanda tayo. Pero baka magkaroon tayo ng kakaibang pag-unawa, pag-intindi, kung bakit sinasabing misunderstandings, no, na ang preparations ay panglabas. No, kundi ang paghahanda ay yung atin pong kalooban. Kaya nga sabi ni Kristo, lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Lahat ba ng ginagawa natin, sana gagawin pa, ay talagang magpalapit sa atin kay Kristo. Kasi baka mauwi sa wala at mabigo lang tayo at lalo tayong masasaktan pagdating ng araw kapag hindi natin o hindi tayo kinilala ng Diyos dahil hindi natin siya tinanggap at kinilala nung tayo po ay nabubuhay. Pinaghahanda niya tayo. Kaya kailangan natin itong gawin. Amen? Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Hesukristo.
Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria. Bilang isang sambayanan, taimtim tayong manalangin at sabihin, sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng Mahal na Birhen ng Solidad para sa pagbabalik loob, pagsisisi at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad, at ang mga samahan na bumubuo nito. Gayon din ang Archdiocese ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan. Maging bukas palad sa pag-aalay ng sarili, sa gawa at panalangin, at mamunganawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santissimo Sacramento. Kaya kami po ay nananalangin para sa bokasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala ng Eucharistia na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit. Kaya't natatangi naming hiling, nalingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nanghihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumauna. Patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan, upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria at mag-inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ng bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pangarap naming taglay.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdahan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria, nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay mapagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas sa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mo ang pinapalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng napupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, inasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyihin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas sa panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amahalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose,
kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng barangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagapili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob. Sa lupa para lang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Di ba?
Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y na naramdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko rin ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya kung dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Diba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming inihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad reclamamus exulis filii Evae, te suspiramus gementes et plentes in hac lacrimarum valle. Ea ergo advocata nostra illos tuos misericordes ad nos converte. Et ea est tu, benedictum, fructum ventris tui, nobis, quos hoc exilium ostende. Holy Mary, Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Almighty and everlasting God, by the cooperation of the Holy Spirit, you prepared the body and soul of Mary, glorious Virgin and Mother,
to become the worthy habitation of your Son, granted by her gracious intercession, in whom, umepuration we rejoice, we may be delivered from the present evils and from everlasting death. To the same Christ, our Lord. Amen. May the divine assistance remain with us always. Amen. Magandang maga po. Good morning, Father. Nuestra Señora del Sol Inang mapaktis ng mga hila Nagbata ng pasakit Dahil sa Diyos sa atas O dakila ka Nuestra Señora del Sol Mula sa sinapupunan Hanggang sa kamatayan Si Jesus ay sinubaybayan Bilang isang inang tunay, kami sana'y huwag papabayaan. O ina ng aming buhay, kami rin ay arin mo, na anak mong minamahal. Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtiis ng mga nagbata ng pasakit dahil sa Diyos na O dakila ka, Nuestra Señora de Soledad O dakila ka, Nuestra Señora de Soledad